papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan. Taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay sina Hustan na anak ni Elnathan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari, sinamsampa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpaunan ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira,
liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Sinatanias ang ipanlit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sidikias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintilan lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan niyaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalaklak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan ng poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit,
kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapapagawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na naghangad ng kaniyang nalagtayo ng kanyang buha ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atin pong kinukonsidera kapag tayo ay gumagawa ng building ay ang pundasyon. Kapag mahina ang pundasyon ng isang gusali, kapag nagkaroon ng lindol, ito ay madaling guguho. Kaya ang pundasyon, kinakailangan matibay. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ang ating pagdinilayan ay tungkol sa pagsunod at pundasyon ng pananampalataya. Narinig po natin sa ating Panginoong Jesus ang mga bagay na ito. Kaya nga po't masasabi nating maraming tao ang namangha sa kaniyang pagtuturo sapagkat siya po'y nagtuturo with authority. Hindi daw katulad ng mga eskriba. Yung pagsunod. Malinaw po na sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kaniyang Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa ng kalooban ng Ama. Marami siguro magsasabi, ako, tagasunod ako ni Kristo. Ngunit, ang tunay pong tagasunod, yun po'y makikita sa gawa. Kapag ikaw ay nagsasabing ikaw ay deboto, pero masama ang ugali mo, hindi akma yung iyong sinasabi na ikaw ay deboto sa iyong ginagawa. Masasabi nating hindi ka tagasunod. Hindi sapat ang salita lamang, mga kapatid. Kailangan po yung konkretong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod. Ang pangalawa po ay pundasyon ng pananampalataya. Inilarawan po ni Jesus ang dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Ang isang bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato, samantalang ang isa itinayo sa buhanginan. At nang dumating ang bagyo, ang bahay pong itinayo sa bato ay nakayanan at nanatiling matatag. Ngunit ang bahay na itinayo po sa buhanginan ay bumagsak. Ang bato po, mga kapatid, ito po'y sumisimbolo sa salita at katuruan ng Diyos.
kung ang ating pong buhay ay nakabatay sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang salita, tayo ay magiging matatag sa gitna ng ating mga bagyo sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay nakikinig lamang at hindi po tayo nagsasabuhay ng Kanyang salita, tayo ay parang mga bahay pong itinayo sa buhanginan. Oo, nagsimba ako, pero pagkatapos ko magsimba, pagbalik ko, paglabas ko ng simbahan, hindi na bagong ugali ko, hindi ko isinabuhay ang salita ng Diyos para tayong taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mahina ang pundasyon. Kaya mga kapatid, ang tanong na dapat nating tanungin, paano ba natin isinasabuhay ang salita ng Diyos? Father, paano nga ba? Ang ating pananampalataya ba'y nakikita sa ating gawa at pamumuhay? Tunay ba sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos araw-araw? Ang tunay daw pong pagsunod ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ayan, kapag ikaw ay may malasakit sa kapwa, kapag ikaw ay nagpapatawad sa nagkasala, ibig sabihin, yan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay tumutulong sa nangangailangan, yan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang nangangahulugan ng pagsasakripisyo at pagpapanatili ng kabanalan sa kabila ng mga tukso at pagsubok. Halimbawa, sa iyong opisina, lahat sila masama ang ginagawa. Ikaw, ipakita mo ang kabanalan sa pamamagitan ng pagsunod, hindi sa kalooban nila, sa kalooban ng Diyos. Hindi madali yan, mga kapatid, ha? Kaya nga sinasabi sa atin, hindi madaling maging Kristiyano, Katoliko. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi madali. Ngunit, kung ang ating buhay ay nakabatay sa salita ni Jesus, magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon, sapagkat ang salita ni Jesus, para itong bato, matatag. Nawa palaging maging matatag ang ating pananampalataya, lalo na po mga kapatid kapag binabagyo ka na sa buhay mo. Nawa maging matatag at panghawakan natin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang sinasabi ni Jesus sa araw-araw. Sa ganitong paraan, tayo magiging tunay na deboto ng Jesus Nazareno. Tunay na deboto at karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo
Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, sukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matibang bilang isang sambayan na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdaran Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugon ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain, sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, humayo kayong mapayapa, taglay ang salita ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mr. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.